At kaugnay po ng pamimigay nga ng ikalawang tranche ng SAP, inilareklamo ang paniningil naman ng mahigit 50 pesos ng ilang remittance center. At kaugnay po niyan ay makakausap natin si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Good morning po sa inyo, ma'am. Si Kuwani Season po ito. Magandang umaga po. Ganyan din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ma'am, ito pong mahigit 50 pesos na ibinabawas po no, dun sa mga payout daw. Ano ba ang ating pong ginagawa para naman na, of course, masakit pa rin kahit na ano sabihin nyo, no, 50 pesos or kahit ilan lang nga na bariyaman, ano, pagka ganito hong may pandemya at diba, hinihingi na nga natin yung tulong ho ng gobyerno. Ano ho ang gagawin nyo tungkol po dyan? Ang una po, ang ating mga beneficiary ay nag-create po ng walang ating mga partner financial service providers ay nag-create po ng restricted transactional accounts ng ating mga beneficiaryo kung saan dito po na-credit ang kanilang ayuda. Ang restricted transactional account ay maaari pong gamitin ng ating mga beneficiaries na pang-pamili ng mga pangunahing pangangailangan sa mga establishments na tumatanggap po ng digital transactions. Maaari din po nilang gamitin iyan sa pagbayad ng kanilang bills. Meron naman pong option ng ating mga beneficiary na i-cash out po yung natanggap nilang ayuda. At kapag if opt to cash out ano po yung kanilang aid through the partner payout centers of our financial service providers, meron pong iyang minimal na cash out fee na tinatawag at ito ay hindi dapat hihigit sa 50 pesos. Kung halimbawa po na ang ating beneficiary ay nabawasan yung kanila pong ayuda na higit sa 50 pesos, ipagpaalam po iyan sa DSWD dahil kung higit sa halagang iyon ang na-deduct sa kanilang ayuda, ang partner financial service provider ay ibabalik po yung halaga na humigit sa 50 pesos. Okay, so eto ho, kasi nga may mga reklamo na nga ho, ano, na mga remittance center daw na nag-charge ng mahigit sa 50 pesos. So, meron na ho kayo natanggap ng mga reklamo at ano ho ang, kasi yun nga ho ang aming idinudulog sa inyo kung ano ho ang ginagawa na ngayon so far, no, dahil may mga ganito na nga hong kaso sa ngayon na nababawasan na nga ng mahigit 50 pesos. Yes, dahil nga po may mga ganyan po tayong mga issue na natanggap, ang isa sa ating partner financial service provider, ang ginagawa po nila, may ibabalik sa account ng ating beneficiary. Halimbawa po, no, 160 pesos yung deduct, may ibabalik po sa kanilang account yung 110 pesos. Dahil gaya nga nang nabanggit ko, hindi po dapat hihigit sa 50 pesos yung cash out. So kailangan maibalik yon. So ipinapaalang lang ho natin na kailangan na bantayan nila, i-monitor nila na ganoon ho ang mangyayari. Ano? Yes, all right. Meron din ho daw na nabibiktima ng phishing scams o yung pamimigay ho ng mga benepisyaryo natin. Meron na rin ho bang nakarating sa inyo na mga ganyan pong mga reklamo at paano nyo po ito tinutugunan? O, tama po. Kaya nga po pinapaalalahanan natin ang ating mga beneficiaries. Huwag pong ipagbigay ang kanilang mobile personal identification number o yung OTP, yung one-time password o yung reference code na natatanggap po nila. Kahit na ipinapadala ng ating partner financial service providers. Gusto po nating linawagin na ang DWD ay hindi hihingin ang impormasyon na yan. That is a very sensitive information to disclose only to our beneficiaries. Kaya kung maiwasan po na mapagsamantalahan ang vulnerabilities no, ng ating mga beneficiaries, kung ibabahagi itong impormasyon na natanggap po mula sa ating financial service providers. Okay, malinaw po yun. Pero ito, ilan na po ba ang lahat po na nabigyan ng ikalawang bugso ng social amelioration program? Dahil 6 months ito, no, yung tinagal. So, please repeat your question. Opo, ilan na po ba total natin na nabigyan na po nitong ikalawang bugso, yung second tranche po ng SAP? Well, batay po doon sa pinakahuling ulat na meron po. Nabot na po sa 0.1 billion pesos na ipamahagi natin sa mahigit 13.5 na mga pamilya na beneficiaries po ng social amelioration program. Ma'am Irene, paulit lang po kasi medyo nagkaroon po tayo ng konting technical problem. Ilan po yung total again? Nakapamigay na po tayo ng mahigit 81.1 billion pesos
sa mahigit 13.5 million families okay. for the second time. Alright, thank you for that, ma'am. At saka, ito na lang, panghuli na lamang, yung inyo pong mga hotline numbers, hindi ho daw makontak, ma'am. Ano pa ho bang mga paraan para kayo ho ay makontak daw ng mas epektibo? Unang-una po, gusto kong tiyakin ng FWD na ang ating pong mga hotline numbers na ginagamit para tumugon sa mga hinaing o reklamo hinggil sa implementasyon ng Social Amelioration Program ay operational po at active. Meron po tayong mga kawani na sumasagot at tumutugon sa inyo pong mga reklamo. Nagkataon lamang po na noong pong isang araw, ang naidial po na number, yung pong 0918-912-2813, ay isang text hotline lamang po. Ibig sabihin, hindi po talaga yan makukontak dahil yan ay ginagamit lamang po WeServe o yung pong system na tumatanggap lamang po ng mga text messages. At any rate, ang DSWD, meron po tayong ibang hotline numbers. Meron po tayong landline, yan po yung 893-181-01207, local 555. Meron rin po tayong smart number, yung pong 0947-482-2864. Meron rin po tayong Globe, which is 0916-247-1194. Meron din po tayong SAN, yan po ay 0932-933-3251. Uulitin ko po, yung pong 0918-912-2813 ay for text only. Okay. At dahil nga po, batid ng DSWD na marami po tayong mga tinatanggap na tawag, no, because of the volume of calls and messages that we are receiving, tayo ay nagdagdag din po ng portal, grievance portal. Ito po yung post tayo at dswd.gov.ph. In addition to that, we also have an email address which is sapgrievances@dswd.gov.ph. Gayun din po, may mga hotline numbers din ang ating mga field offices that you may access or you may see sa ating pong official Facebook account. All right. Maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras dito po sa Unang Balita. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ma'am. Kayo rin po. Yan po naman si DSWD spokesperson Irene Dumlao.